At dahil nalalapit na naman po ang piyesta ng Santo Niño, kaya po tayo ay nagpapatrol po dito sa Tondo, sa kahabaan ng Juan Luna. At napag-alaman po natin na dito po sa Barangay 56 pala nakatira ang tinaguriang hari ng Tondo. Walang iba, kundi po si Asyong Salonga. Kaya naman inaya ko kagad ang aking kabady na dito na lamang kami magpatrol sa loob po ng Barangay 56 po sa Pavia Street po, dahil para mapuntahan natin ang bahay ni Asyong Salonga. At lumiko nga po kami sa isang skinita na nagangalang Angustia sa loob po yan ng Pavia Street, dahil dito daw po matatagpuan ang lumang bahay po ni Asyong Salonga. At yan nga po, natuntun po natin ang kanyang lumang bahay, ang bahay daw po nung siya daw po ay may asawa na. Ayan, makikita nyo no, ganun pa rin ang itsura at lumang-luma na. Pero hindi na nga daw po sa kanila ang bahay na to sapagkat matagal na daw itong naibenta. Okay, so ayan mga kapatrol, nakita nyo no, yung bahay ni Asyong Salonga. So yung bagong may-ari po, pinayagan tayo na makapasok sa loob. Kaya tara, silipin natin. Buti na lamang pinayagan po tayo ng may-ari po no ng bahay po nila Asyong Salonga. Yan yung lumang pintuan, yan pa rin daw po yun no. At nakikita nyo nga yung mga lumang bahay, wala nga pong kisame no. Wala daw po silang binago daw dito. Yun nga lang daw po mga kapatrol, yung mga kwarto sa taas ay pinagbabaklas daw po nila. At kung makikita nyo mga kapatrol, maraming kahon na nakatambak dahil itong bahay nila Asyong Salonga ay ginawa na daw pong linisan ng bote ng bagong may-ari. At hindi nyo nga maikakaila na kahit luma na ang bahay nila Asyong Salonga, no, ay matibay pa rin po talaga sapagkat yung mga kahoy na ginamit dito ay sadyang napakakapal po talaga. Kaya naman po yan, tinigdan po natin at chinek po no, at kinapa po, nakita natin talaga na napakakapal po talaga. No. At tinanong nga natin yung may-ari kung meron bang naiwan si Asyong Salonga dito na lumang gamit. At ito nga po, no, tinuro sa atin ng bagong may-ari ng bahay na ang mapa daw po na to, hindi mapa ng Pilipinas, pero mapa ang kaisa-isang gamit daw po na naiwan ni Asyong Salonga dito daw po sa kanilang lumang bahay. So isipin mo no, grabe oh. Oh, ang kakapal lang kahoy nila rito. Isipin mo dati labas-pasok lang, kaya lang pagdating sa kwarto sa taas, wala na, giniba na daw yung mga kwarto ni Asyong Salonga. Pero makikita mo dito yung remains ng bahay niya, nakapasok tayo sa bahay mismo ng tinatawa na tinagari ang ano, hari ng Tondo. So ito, tignan nyo, ito tatong design na to, ito as is to. Yan, kita nyo, dati na to. Asyong Salonga time pa, oh. Grabe, oh. O, diba? Alright, so mga kapatrol, no, bukod sa pinuntahan pala natin kanina, meron pa pala yung original daw na bahay ni Asyong Salonga. Nagaling tayo sa Angustia, Skinita China, ito pala yon. So, ito daw pala yung original na bahay ni Asyong Salonga. Dito siya lumaki. Dati daw kahoy daw to dati. So, syempre binenta na. So, pinagawa ng bagong may-ari. Pero ito daw pader na ito. Ito. Ito na yung talagang original na pader na hindi daw nabago to. Ayan oh. Pati itong poste na to, ito daw yung original na pader ng bahay nila Asyong Salonga at ng kanyang mga magulang. Tara, punta muna tayo dun sa ano, sa tuloy na kahoy. Dating tuloy na kahoy. Siyempre, pinuntahan din po natin yung tanyag na tulay na kahoy, no? Nakikita natin palagi sa palabas po ni Asyong Salonga. Pero ngayon, ginawa na pong bato po itong tulay po na ito. At siyempre, dito daw po sa lugar na ito, itong Coral Street na ito. Kapag ka daw po nagkakaroon daw po ng banggaan ng grupo nila Asyong Salonga at ang kalaban nilang grupo, dito daw po sa Coral Street ang takbuhan daw po ng grupo nila Asyong Salonga. Dito daw sila naghahabulan, yan o. So ngayon, inabutan natin ngayon si Tatay Romy. Kung di nyo alam, si Tatay Romy po ay pamangking buo pala ni Asyong Salonga mismo. Kapatid ng nanay niya si Asyong Salonga. So ngayon, oh, tatalungin lang natin sa kanya yung naging legasiya ni Asyong Salonga noong mga panahon na nabubuhay pa siya. At bakit ba siya minahal ng taga-Tondo? Bakit po siya tinaguri ang hari ng Tondo? Tatay Romy, may pwede ka bang makapagbigay ng kahit may kling kwento lang? Ah, about okay. Sa naging problem. Thank you, Tay. Thank you, Tay. That time, bisikita siya, at kumikita na siya, kaminahal naming taga rito, dahil pagkamarami siyang interhesya. Ngayon, pagka nakakuha siya, magkakaliw siya ng mahabang dulang dito. Dito. Dito ng mga prasko gin, hinyebra ako siya nun. At pagkatapos, may inumin niya yung mga tambay rito. Na-build up yung kanyang career bilang hari ng Tondo. Pero hindi naman siya yung typical na siga na katulad nung nakikita natin dito na parang perwisyo sa ano, hindi siya ganun. No way, wala siyang perwisyo dito. Walang magnanakaw, walang hold-upper. Saka balita ako daw, Tay, ha? Totoo ba yun na
si Asyo Salonga daw kapag daw malaki daw ang kinikita. Pag may lumapit daw sa kanya, tumutulong ba talaga? Hindi, nagpapalibing pa. Nagpapalibing pa si Asyo Salonga? Oo, libre at all. Libre at all pa? Libre pa rin Tagalog. Ganon? Oo. Pag kami na nga kailangan, pag may lumapit sa kanya, meron siya, hindi niya na pinaintindihan. Grabe pala talaga, no? Kaya pala siya minahal na talaga. Pero ikaw tayo mismo, nasaksiyan mo yung itsura niya ni Asyo Salonga. Oo, kamukha ko siya dito. Kamukha ko siya dito. Tingnan mo ang picture natin. Kamukha niya si Asyo Salonga. Pero tayo, ikaw tayo, yung baga nanalaytay ba sa inyo na sa tingin mo, pumasok ba sa isipan mo, nasusundan ko yung yapak ng uncle ko? Oo, hindi na namin. Lahat ng lahi namin, hindi na namin sinundan yung kanyang yapak. Okay. But, respirado lahat kami. Respirado po kayo talaga. Kami lahat. Kami lahat. Hindi namin ginamit yung pangalan niya so, para mangapin. Tama. Nagtrabaho kami ng maayos. Lumating siya, may tulay. Tulay, oo. Oh. Yung pinata namin yun, tulay na kahoy. Opo, opo. Ang mga rival po, kapitan ni Asyo Salonga, alis lahat, tagapaho. Tagapaho. Sila, kung lang natanda, may Marigiso. Marigiso sa Marigiso. Doon ako sila siya maling Valencia. Lahat ng mga rival ni Asyo Salonga. Tote Golem. Oo, doon pala, no? Tote Golem talaga ito, natin ang mga tayo. Tay, Romy, no? Tama po? Romy, Salonga, easy po. Maraming salamat po, Tatay Romy. Salamat po sa impormasyon na binigay po ninyo, no? It's appreciated very much. Opo, opo. Maraming salamat po talaga sa inyo. At dito nga mga kapatrol, nakapag-usap nga po kami ni Tatay Romy, ang pamangking buo mismo ni Asyong Salonga, anak na kapatid na babae ni Asyong Salonga. Pero ganun pa man mga kapatrol, maraming paraan kung paano po tayo pwedeng sumikat at makilala. Sumikat hindi dahil sa paggawa ng masama, kundi sumikat kundi sa paggawa ng mabuti. Hindi mo kinakailangan na maging siga, hindi mo kinakailangan sundan ang yapak ni Asyong Salonga upang makapagbigay ng tatak sa mata ng sambayanan. Ang paggawa ng mabuti, ang paggawa ng tama ay ang siyang dapat maniig sa buhay ng bawat isa. Sa panahon po natin ngayon, hindi na po uso ang karahasan. Ang uso po ngayon ay ang paggawa ng mabuti, makilala sa paggawa ng tama. Kaya mga kapatrol, mga kababayan, dito sa Tondo, happy fiesta po sa ating lahat. Naway manatili ang pagmamahal at kapayapaan sa ating mga sarili. Mabuhay po tayo. God bless to all of us. Muli sa mga taga-Tondo, happy fiesta po sa ating lahat.